Welcome back to my YouTube channel, Maripetero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin ano dapat ang gawin natin kung ayaw magpa-dede ng alaga nating rabbit. So, bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto matuto sa pag-aaral ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So, shoutout pala kay Jokes TV from Bataan, Shin Iri from Tarlac, Ralph Kendrick Segunde, Pablo Irolon from Basak, San Nicolas, Cebu City, Alden Dave Orakay Dalag from Guiinan, Eastern Samar. So ayan mga repitero, i-discuss na natin kung ano dapat gawin natin kung ayaw magpadede ng alaga nating rabbit. So ayan mga repitero, yung ating rabbit na nanganak nung nakarang araw ay i-discuss natin ano dapat yung gawin natin kapag ayaw magpadede ng alaga nating rabbit. So kasi may mga maraming pagkakataon na nababasa ko, nakikita ko na yung rabbit daw nila ay ayaw magpadede. So which is medyo common kapag yung rabbit natin ay tawag doon, bata pa or first time pa lang manganak. So ito kasi dalawang beses na po nanganak to, so proven na po ito. So and binubuhay niya po yung anak niya, and yun nga na ibenta na natin yung ibang anak niya. And ngayon, i-discuss natin ano ba yung dapat natin gawin kung ayaw magpadede ng alaga natin rabbit. Kasi maraming factors yan. Pwedeng walang gatas talaga yung rabbit, or kadalasan hindi natin talaga mapapansin na nagpadede yung ating alagang rabbit hanggat hindi natin nakikita yung mga kits. So ito mga rabbitero, for the sake of this video, busog na busog yung mga kits and ipapakita ko sa inyo. So laging tandaan, yung tubig dapat parating puno. And ayan, dapat lagi puno yung tubig nila. And ayun yung alaga nating rabbit. So ayan mga rabbitero. So ayan, binuksan natin ilaw para mas lalo natin makita yung rabbit natin and yung mga kits. And so makikita nyo mga rabbitero, ito yung tubig niya, laging puno yan. And hindi natin dapat iniiwan ng walang tubig yung ating rabbit. Kasi pag walang tubig yan, kadalasan, syempre, kahit naman sa tao or kung anumang hayop, ay yung hindi siya makapag-produce ng gatas or may tinatawag na agalaksya. So, walang lumalabas na gatas. And, pwede rin, may mastitis sa rabbit natin or yung sinasabi ko nga sa inyo na first time po ng rabbit natin mag-nganak. So, medyo ano yan, medyo tricky kung ano yung gagawin natin. And syempre dapat naglalagay rin tayo ng vitamins or kung dextrose powder para makita natin yung rabbit natin kung healthy ba. So ito yung mga kits, busog po sila, and kukuha tayo ng isa para i-reference natin kung ano nga ba yung busog na kits. So bago natin hawakan yung kits, lagi natin tandaan na hawakan muna natin yung mother dough. So extra precaution lang kasi pag yung dough ay nai-anak, medyo aggressive minsan. So ito, bago natin hawakan yung mga kits ay siguraduhin natin na hawakan natin yung dough. So ayan, tataban yung mga anak para mapakita natin sa labas. So ayan, dahan-dahan, huwag natin bibiglayin. So ayan, kita nyo, hinihimas muna natin yung dough bago natin hawakan yung mga kits niya. Kasi pag naamoy niya na may humawak, and ano, extra precaution lang, baka makagat tayo. Ayan, kung makita nyo, hinawakan natin. Ipapakita ko sa inyo kung kaano kabusog yung mga kits natin. So ayan. Ayan. Ayan mga rabbitero. Ayan. Kita nyo, may parang puti doon sa tiyan niya, and mabilog. Yung tiyan nila mabilog, which is it's a good sign. Ayun, may mga ugat pa, ang taba. So big sabihin po niyan, nakakadede po yung kits natin. And for the sake of this video, mag-demo ko ano dapat natin gawin para yung rabbit natin ay makapadede ng kanyang mga kits. Lalo na yung sinasabi sa inyo, may instances na hindi nagpapadede. So yun, kung makikita nyo, puti yung tiyan, and mabilog na mabilog, ibig sabihin ito, busog na busog po yung kits natin. And meron tayong isang rant, ibig sabihin po ng rant ay bansot. And dapat ito yung dapat nating ating antibayanan kung nakakadede ba. Kasi yun yung kadalasan namamatay sa liter size po ng rabbit.
So ito yung sinasabi kong rant or yung bansot. Yan. Bansot siya pero mataba. May gatas yung tiyan niya. Nakikita niyo bilog pa rin po pero bansot. Pero goods na yon kasi nakakadede naman. And kadalasan naman ako sa pag-alaga ko ng rabbit ay may namamatay kadalasan. So medyo stress tong nanay pero dahil sa video nga, I say ko, this video, ituturo ko na sa inyo kung paano. So i-set up lang natin yung camera and simulan na natin mga rabbitero. So yun mga rabbitero, na set up na natin and yung sinabi ko nga sa inyo, bago natin hawakan yung ating mga kits ay lagi nating himasin yung dough. And ayun yung ginagawa natin para ma-secure natin na hindi iiwan or hindi papatay ng mother dough yung kanyang kits. Kasi pag nalaman niya na may nakapasok or may intruder or nagalaw yung kanyang mga kits na iba yung amoy, ay kadalasan pinapatay po ng alaga nating rabbit yung kanilang mga anak. Which is not good. Kasi syempre alaga nga natin, yun bakit siya papatayin. So kailangan rin natin ng isa pang nest box. Ito mga arbitero. Makikita nyo. Kasi ito yung pantatakip natin sa taas once na inipasok na natin yung mother dough. So extra precaution lang po sa pagbuhat ng dough tsaka paglagay sa kanilang nest box. Dapat dahan-dahan po para hindi maipit yung mga kits. And alam naman po na mother dough yan. May maternal instinct po sila. So ito yung gagawin natin. Nakita nyo mga orbetero, ganun lang kadali pasok yung mother dough. And hawakan natin sa taas para makadede po yung kanyang mga kits. And ayan, hintayin siguro tayo ng 1 to 2 minutes bago natin tanggalin para alam natin makadede lahat. And yun nga, lagi secure na may tubig kasi napaka-importante ng water talaga. Kasi syempre, alam naman natin yung milk is composed of almost water. And may hay tayo. And hindi nauubusan ng pellet. Ay, hindi naman sa hindi nauubusan. Doble or triple yung pellets minsan binibigay natin. Para sigurado may nutrition po yung mother dough. Siyempre, hindi naman magpo-produce ng gatas yun kung wala siyang nutrition. Parang sa tao rin. At and vitamins. And ayun. Tapos yung temperature, ilagay natin yung mga kits kung saan yung pinaka madilim na parte ng kulungan para hindi sila na-stress sa liwanag. And gustong gusto kasi ng dough pumupunta dun sa parte na malamig. And para pinupunta niya yung mga kits niya. So yung mga kits niya is pinapadede naman niya kahit hindi natin gawin ito. So for the sake of this video, kasi kadalasan namamatayan tayo ng kits dahil hindi natin nakikita or hindi natin napapansin na hindi pala napasusunong nanay yung kanyang mga anak. And namamatay na lang. So, napaka sakit kasi ang tagal mo yung lagaan, isang buwan or 6 months naghintay ka, sabihin mo na kung first time mo mag-alaga. And namatay. And syempre kung namatay yun, napakasakit sa loob. And syempre kung lalo na hindi ka pa sanay sa pag-aalaga, ito yung tinuturo ko sa inyo na dapat nyong gawin. So, yung nakikita nyo, check nyo lang kung pumapalag-palag. Eh kung makikita nyo sa video, halos hindi siya gumagalaw. Ibig sabihin nun, talagang nagpapadede siya ng kanyang anak. And iniiwasan niya na matapakan yung kanyang mga anak kasi mabait naman yung ating kit. So ayan, lumagpasa siguro yung 2 or 3 minutes and pakawalan na natin. Pagbuksan natin to, tatalon-tong nanay sa labas. And minsan may nasasamang mga kits kaya tingnan lang natin. Ayan, kikita nyo nagpapadede pa rin siya kahit tinanggal na natin yung ating ngayon ako makikita nyo napapadede pa rin siya. Yan. Ayun, sabi ko yung minsan ay natatanggal yung mga kits. And tingnan natin kung ano itsura ng mga kits natin pagkatapos na magpadede, kung puno na nga ba or ibig sabihin nun ay busog na sila. Kung makikita nyo, yun po, busog na busog, gantataba, para silang mga daga. Pero hindi sila daga, malayo silang kamag-anak ng daga, mukha lang sila. Pero yan, kita nyo, ang taba o, kung makikita nyo, bilog na bilog yung mga kits natin. So yun yung mga ginagawa natin para yung rabbit natin ay mapanatili natin na buhay and nakakadede.
So hanggang dito na natin video mga rabbitero. Meron kayong katanungan, suwestyon, or medyo naguguluhan ba sa aking explanation, please comment down below mga rabbitero at sasagutin natin. And also, don't forget to subscribe to our channel to be notified and updated every time we upload new video. So salamat sa pakikinig and happy rabbit farming sa bawat sa ating mga rabbitero.